Good morning, guys! Again, this is Coach Enzo. Today, tuturuan ko po kayo mag-encode ng redundant binary. So, as we all know dito sa Azure, ang isang member ay limited lang sa 7 accounts ang pwede niyang maging account. So, ang question, paano na Coach Enzo pag malakas ako magbenta? Malakas ako magbenta ng package. So, guys, may solution po dyan. Ang tawag po dyan ay redundant binary. So, pag sinabing redundant binary, mag-i-encode lang po tayo ng regular package code. In short, pag nag-encode tayo ng regular package code, hindi po tayo mag-a-add ng account. So, ang mangyayari dyan, parang magic, no? So, yun yung kagandahan ng redundant binary bonus po natin. So, ngayon, ituro ko po kung paano. So, usually, kapag may 7 accounts na po ang isang member, papakita ko po yung dashboard at saka yung binary network po ng account na ito. Usually, ganito po yung itsura niyan. So, yung 7 accounts, dito sa example na ito, sa account na ito, naka-perfect 7 po siya. Ayan. So, kung makikita nyo, 1, 2, ayan, 3, 4, 5, 6, 7. Naka-perfect account siya. At saka, ayan, may mga members na rin po under her organization. So, ang gagawin kasi natin, pag nag-encode tayo ng redundant binary bonus, ibig sabihin, kailangan natin hanapin yung weak leg. Ang weak leg ng account na ito is nasa left side. Pag sinabing weak leg, yung pong side na may 0 point, yun po yung weak leg. So, in this case, nasa left side yung weak leg niya at ang strong leg niya nasa right, which is 305,480 points. Kapag nabanggaan po ito, equivalent po nito 3 million, ganyan po kalaki ang pwedeng kitain ng account na ito. Ayan. So, encode po tayo ng redundant binary. So, again, dapat familiar ka, no? Dito sa codes inventory, makikita mo kasi dito yung mga codes na gagamitin mo. Pag sinabing reg means regular, plus AC means for additional account, RB, encode as redundant binary. So, ito yung gagamitin natin, redundant binary. This case, ang gagawin natin, click natin yung redundant binary. Tapos, pili tayo ng package. Since dito, pareho lang na bronze package yung nasa codes inventory. Click natin yan. Then, select account. Search by account tayo. Pag sinabing search by account, itatype na lang natin yung tinatawag natin account number. Kasi pag alam mo na kaagad yung account number na ito, ang maganda dito, pag tinype natin yung account number, masasearch na kaagad yung account number, lalabas yung pangalan para ma-verify na ito nga yung taong paglalagyan natin ng redundant binary. So, ayan. 109659. So, in-encode ko na po. Ito po yung pinakadulong account niya. Ayan. So, kanina, pinicturan ko yan, kaya sure ako na yan yung account niya. Ayan. So, lalabas naman dito yung pangalan para may verification na tama. Then, makikita mo sa structure niya na yung tinype ko, ayan, makikita nyo nandiyan yan. So, dito, 819668, ito yung pinakadulong account niya. Pinili ko lang yan. 819668. Ayan, nakita nyo, di ba? So, may dalawang account na lumabas, pero ito yung pinakadulo. So, click submit lang. Kung mapapansin nyo dito, bago ko i-click submit pala, yung summary niya kanina, 483 lang. Pag klinik ko to ng submit, ang mangyayari dito, may lalabas dito, are you sure you are about to use a package as redundant binary? So, ayan. So, kung mapapansin mo, redundant binary nga yung pinasukan ng code. So, ibig sabihin, tama yung ginagawa natin. So, yan yung verification o prompt na tama yung ginawa mo. Ayan. So, click lang yes, continue kung tama. Then, successful na yung encoding natin ng redundant binary. Ayan, pag click natin okay, magre-refresh yung system. Kanina, 483. Ngayon na naging 667 na. Diba guys? Napakadali. So, again, meron pa siyang isang redundant binary. Encode ulit natin, no? So, click ulit yung RB, which means redundant binary. Yan. Nag-iisa na yung bronze code niya. Then, select account. Type ulit natin yung pinakadulong account niya. Search by account. Since kanina, alam naman natin yung pinakadulong account niya as 819668.
click mo lang search, lalabas yung pangalan niya. Ayan, Maricel Aulo, click mo lang. Since ito yung gagamitin nating redundant binary, dyan natin ipapasok yung code. Click natin yung account. Ayan, 819668. Tama. So, click ulit submit. Kung mapapansin nyo, ayan. So, pangalawang redundant binary encoding na tayo. Then, kung tama, yeah, click yes, continue, successful. Kung kanina 667, pag click natin okay, okay, magre-refresh yung system. Yan. So, hindi nadagdagan, maaring pumasok naman yung pairing sa tinatawag nating pip pair points. Diba yung pip pair points, hindi po nakikredit yun, tama nga po ako. May pumasok na pip pair na isa. Kaya hindi po nadagdagan. So, ganun po mag-analyze, no? Ngayon, madami akong naituro sa inyo pag-encode ng redundant binary. Ayan. So, yung pagkaroon ng pairing na hindi nadadagdagan yung account. Yan ang maganda dyan. Kapag malakas ka talaga magbenta ng package, hindi ka man nakakadagdag ng account, pwede mo encode dyan at magkakaroon pa rin ng pairing bonus. So, again, guys, ganun po yung pag-encode ng redundant binary bonus. I hope po may natutunan po kayo. So, salamat and God bless.